Ayan mga katropa, welcome back to my YouTube channel. Ngayon ituturo ko naman sa inyo kung paano yung proper way ng pag-compression test sa isang sasakyan mga katropa. Kung ano yung mga step by step na gagawin natin. Show ko sa inyo kung paano yung mga gagawin mga katropa. So ayan, bago ang lahat mga katropa, maraming salamat sa mga subscriber, YouTubers, viewers ng aking channel. Ayan mga katropa, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video tutorial mga katropa. Sa mga manonood ng aking video, pakiusap lang kung po pwede, huwag po tayo mag-skip ng ads para sa ikakataas ng rating ng ating channel mga katropa. So huwag na natin patagalin mga katropa, umpisahan na natin ang ating compression test. So ngayon mga katropa, i-compression natin itong engine ng Peugeot. Ito yung gagawin nating example kung paano tayo magko-compression test mga katropa. Ito yung Peugeot 3008 i-compression test natin mga katropa. Gagamitan natin siya ng dry type tsaka wet type. Ngayon mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano yung dry type tsaka yung wet type at pagsisetting ng ating gauge, pressure test gauge mga katropa. So syempre bagong lahat mga katropa, bago kayo mag-umpisa ng compression test nyo, i-check nyo muna yung voltage ng battery. Make sure natin na malakas yung battery, 12.80 or 13 point something yung charge dapat ng battery nyo para hindi tayo ma-drain ng battery mga katropa. Kasi kung ma-drain tayo, hindi natin makukuha yung perfect na compression. Hihina yung cranking niya mga katropa kapag mahina yung battery natin. So hindi natin makukuha yung perfect na standard na compression test kung pasado ba siya o bagsak siya. Dapat talaga i-make sure natin na malakas yung battery. So siyempre pangalawa mga katropa, pag hindi natin kinat off yung fuel niyan or yung current niyan, i-start yan siyempre mga katropa. So ngayon ikakat off natin yung fuel niya, fuel pump. Eto dito yan sa fuse na to sa Peugeot. Sa mga ibang unit pwede nyo namang sa relay, pwede rin naman sa fuse. Huhugutin nyo lang yung fuse para hindi mag operate yung ating fuel pump mga katropa. So ayan, so yan yung gagawin ko na first step, battery charging. Check na, confirm natin kung malakas ba. Pangalawa, ikakat off na natin yung fuel pump para hindi siya mag start mga katropa. So pangatlo, siyempre tatanggalin natin yung mga coil tsaka spark plug mga katropa. So yun muna yung ating gagawin bago natin i-perform yung ating compression test mga katropa. Tatanggalin muna natin yung mga spark plug. So isahan na natin. So siyempre mga katropa, gawin sinabi ko, voltage dapat malakas yung voltage na battery. Tapos ngayon yung fuel pump fuse, hugutin natin mga katropa para hindi mag-start. So hugutin ko muna mga katropa. Pampus, lulit na natin. So ngayon, tanggalin muna natin yung spark plug. So sa pagkatanggal ng spark plug, simple-simple lang mga katropa. Yan. Yan lang. Sa Peugeot, simple-simple lang yung pagkatanggal ng mga spark plug mga katropa. Simbit nyo lang yan. Ganyan. Ugot ng socket. So sa ibang sasakyan naman, kung paano kayo magtanggal ng spark plug, ganun din. Okay. Tapos uhugutin natin yung ganyan lang yan. Ayan. So yan, hugot na mga katropa. Sa Peugeot, napakasimple lang.
natin ang sasakyan na pinapa-compression test, mga katropa. Kaya video yung napili kung ano, wala naman tayong ibang i-demo. Kung hindi ito, ito yung naging puri na sasakyan eh, mga katropa. Kaya sa video tayo. So same lang naman din ang procedure, mga katropa. Kahit na mga Japanese car, Korean car, same lang ng ano, Asia car. Yan, mga same lang ng procedure yung pag-compression test. Ganun din yung procedure. May make sure natin na malakas yung battery. Tapos pag ready na tayo sa ating ano, ika-cut off natin yung fuel. So tatanggalin natin yung relay ng fuel kung kitang-kita nyo naman yung relay. So mas madali, di ba mga katropa? Tapos yan, tatanggalin nyo na yung mga spark plug bago nyo pa-perform yun. Kaya tanggal spark plug muna tayo. Ayan. Pangit ng spark plug niya, mukhang nagkakalangis yung ano, pinapasok yung langis. Oh. Ito number 1 oh. May team. So marami ng tinga-tinga, ibig sabihin yan, yung mga tinga-tinga may problema na sa valve yan. Kumbaga napapasok na ng langis yan mga katropa. So yun, natanggal na natin. So yung susunod na step na gagawin natin yan, ilalagay natin yung ating gauge sa number 1. Mag-umpisa tayo sa number 1. So ito nga pala yung compression test gauge natin mga katropa. Yan, meron siyang sukat, lahat ng sukat ng spark plug. Ayan, meron siyang mas pang malaki, pang basta may sukat tayo na pang spark plug. So ang gagamitin natin malamang ito. Ayan mga katropa, itong ano na to. Tapos sasaksak natin dito. So tapos ito sasaksak natin dito sa gauge. So yun mga katropa, mamaya ipapakita ko sa inyo. Bago tayo mag-umpisa dyan sa compression test, so siyempre papakita ko sa inyo yung aking reading ng ano. So ano siya, 14 bar yung pinaka minimum nya, tsaka pinaka maximum nya ay 17 bar. Sa PSI naman ay 203 minimum, sa maximum nya ay 246.5. yan, katropa. So ginawan ko na ng diagram yung ating ano, dry type 1, 2, 3, 4, one cylinder, two cylinder, three cylinder, four cylinder, saka wet type test, one cylinder, two cylinder, three cylinder, four cylinder. So four cylinder tayo. Yan yung mga, yan natin isusulat yung marireading natin sa dry type, saka marireading natin sa wet type. So yan mga katropa. So ito yung gagamitin natin mga katropa sa ano. So ilalagay natin siya dito. Yan, i-thread natin. Tapos ilalak natin yan. Papasok ito. Ayan o. So, tapos ngayon, lalagay natin dito sa number 1. So, papakapitin lang natin mga katropa. Medyo tiyaga lang ng konti. Kasi malalim. So, yun. Kumapit na siya. So ipitan lang natin. Nasa sumagad yung, so maipit na. So ngayon itong dulo na to, lalagay natin tong gauge natin. So yun, naglock na siya mga katropa. Tapos ito yung release ng pressure. Yan, ito yung release ng pressure. So try kong i-crank yung engine mga katropa. So dito muna natin ito ilalagay. Tignan natin kung anong magiging reading niya mga katropa. So siyempre ilalayo natin ito, baka matamahan yung ating camera. Yung muna susi yan.
So ikakrank mga katropa. At least mga 4 times ng cycle mga katropa. So ito yung reading niya mga katropa, nasa 215 mga katropa sa number 1. Okay, so ngayon ang gagawin natin, kaya meron tayo nito mga katropa, so i-re-record natin 215 number 1 yan. So i-re-record yung ganyan. So pupunta naman tayo ngayon sa number 2. So i-release natin. So disconnect ulit. Kutin ulit natin. So ililipat natin sa number 2. Kukunin natin. Yan. So, ikakrank ulit mga katropa. So, yung number 2 ay 150 lang mga katropa, 150 PSI. So susulat uli natin dito yung 150 PSI. 150 PSI. So ngayon, lipat uli natin sa number 3. So ikakrank ulit. So nasa 205. So yung number 3 natin nasa 205. Yan. So, lilipat ko sa number 4. Mamaya babalikan natin yung number 2. Try natin ulit. Baka may mali lang sa pag-start kasi. Ulit. So nasa 5, 10, 15, 20, 25. So nasa 15 din siya yung number 4. Nasa 215. 215. So babalikan natin yung number 2 mga katropa. Baka nagkamali lang tayo ng ranking kanina. Ulitin natin.
dudug yung number 2. So tumaas siya 160. So kanina 150, ngayon 160. So ibig sabihin may problema sa number 2 mga katropa. So ngayon i-release natin. So na i-release na natin, natapos na tayo ng dry type. Ngayon susunod natin ay yung wet type. So ngayon mga katropa, natapos na natin yung dry type. Ngayon gagawin natin yung wet type. So sa wet type, ilalagay tayo ng tablespoon, 1 tablespoon ng oil sa every cylinder na i-compression test natin. So ngayon uumpisa, uunahin natin tong number 1 mga katropa. Lalagyan ko ng isang ano lang tablespoon mga katropa, tapos lalagay natin yung compression tension. Okay, sasaksak uli yung gauge. So, tapos ngayon ikakrank ko ulit mga katropa. Ikakrank ko ulit yung ating engine. So, nakita nyo mga katropa, nilagyan ko ng langis, naging 250 siya, 255. Ibig sabihin kapag nilagyan mo ng langis, isi-shield niya yung piston ring mo mga katropa. Yung pinakataas ng piston mo, isi-shield ng langis yun. So pag sinilid ng langis yun at sinrank natin, tumaas siya. Ibig sabihin may problema ka sa piston ring mga katropa. Yan. So 255. 255 tayo sa number 1 mga katropa. Ayan, meron siyang langis niya na wet type. Ibig sabihin mga katropa, halimbawa naglagay tayo ng langis sa cylinder, kanina nga nilagyan ko diba, hindi nagbago yung kanyang reading mga katropa. Pasok pa rin sa normal. Ibig sabihin, walang problema mga katropa. So kaya natin nilalagyan ng langis, tinetest natin kung saan yung may problema. Halimbawa ito mga katropa, mamaya yung number 2, mababa yung reading niya, 'di ba mga katropa? Ibig sabihin, pagka ganyan, meron ng leak mga katropa, yung 150. So ngayon, 255 tayo. So dito tayo sa number 2. Oil natin ang amount ng konting amount ng oil. Ito sa number 2. Ito na. 150 kanina yung number 2, 150. Yung pangalawang test ko 160. Uli natin, gauge natin, crank uli natin. So
140. So mababa, ibig sabihin nito, number 2, meron singaw sa bulb ito mga katropa. Yung number 2. Hindi nagbago. Tumaas lang ng konti, bumaba pa nga oh. Bumaba pa nga siya oh. Kanina 150, ngayon 145 lang, 135. So bumaba siya. Ibig sabihin yung problema ng number 2, meron siyang singaw sa bulb. Mga katropa. Yan. Kasi na-shield niya na yung sa piston ring. So wala nang ibang pupuntahan kundi yung bulb. So may leak sa bulb dito mga katropa. Siguro plug na yung bulb niya or may problema sa bulb seat o yan, mga ganun yung leak niyan, o sa gasket mga katropa, may singaw yan. So punta tayo sa number 3. Eh magkano yung kanina? 45. Yan. Kalimutan ko sulat. Kasi papasa natin yan sa ano, sa pidyot ano. So lalagyan ko na yung number 3. Ayan. Number 1, 2, 3, wala siyang problema palagi. Eh yung 1, 3, 4, walang problema palagi ko mga katropa. Nasa number 2 yung problema niya. So ngayon nasa number 3 tayo. Testingin natin. Crank ulit. So uy, so yun, yung iba yan ang taas o 275. So halos may problema din sa piston ring, may problema din sa bulb or sa gasket. So yan mga katropa, 285. Mamaya i-explain ko sa inyo mabuti mga katropa. Sorry, release natin. Ito tayo sa number 4. So lalagyan na rin ito ng amount ng lines mga katropa. Tapos na natin yung dry type tsaka wet type mga katropa. Ayan. So mga katropa, ito yung reading natin sa dry type. Ayan. Yung reading natin sa dry type is 215. So yung minimum niya ay 203. So pasado pa siya. So sa number 2 is 150. So bagsak. Dito naman sa number 3 ay 205. Medyo pasok pa mga katropa. Number 4, 215. Patok din.
So medyo mababa lang yung 2 at saka yung 3. So yung maximum minimum natin ay 203. So ayan, medyo pasok pa kaya lang mababa itong number 3. So ibig sabihin ito may problema na sa valve or sa piston ring. Ayan. Ito bagsak talaga, wala talaga, singaw talaga yan. Ito siguro sa valve yung problema nito. So ngayon, tinesting natin ang wet type. So tumaas siya ng 255. So 255 sumobra sa maximum. So ibig sabihin, nilagyan natin ng oil kanina to. So ibig sabihin, na-shield niya na yung piston ring. So kaya nagkaroon siya ng additional na compression. So ibig sabihin, meron na rin singaw sa piston ring. Konti, yan. So ito, nilagyan natin ng oil sa wet type. So 145, bumaba pa lalo. Ibig sabihin, may problema talaga yung valve nito. Valve seal, the valve baka clog na ng mga dumi. So yan, may singaw sa valve yan. Kaya ganyan. Kung umangat to, itong 150, kung umangat siya, ibig sabihin may problema sa piston ring. Eh, hindi umangat, ibig sabihin sa valve. So ito, sobrang taas naman. So ibig sabihin may problema sa piston ring ito. Yan. So although ganyan yung reading natin, yan, tumaas, bumaba rin dito. So lumagpas sa maximum natin. So madi-decide natin na pagkaganto na overhaul na rin mga katropa. Pagkaganyan yung mga reading. Dahil bagsak itong dalawa. So ganyan lang mag-test ng compression. Dry type, i-dry type nyo muna lahat, isulat nyo kung anong reading, tapos ibanat nyo sa wet type. Wet type kasi isi-shield nya yung piston ring, kaya tataas yung pressure mga katropa. Yung reading natin, isi-shield nya yung piston ring dahil pinasukan natin ng oil, isi-shield nya yung piston ring, kaya tataas yung ating pressure. So ito hindi tumaas, ibig sabihin yung problema sa valve. So ito tumaas, so ibig sabihin may problema sa piston ring mga katropa. Amboy. Yan mga katropa. So yan yung simple na pag ano natin ng compression test mga katropa. So na example nga natin yung Peugeot 3008. So ayan yung open natin ngayon. So siguro sa susunod maano natin yung Asia car. So yan, ibig sabihin may problema sa cylinder head tsaka sa piston ring or gasket. Yan. So syempre, pagka ganyan na yung problema mga katropa, didesisyonan na natin na overhaul mga katropa. Syempre, may problema sa ring, may problema sa valve. So ano pa bang gagawin natin? Syempre, didesisyonan natin na overhaul. So ayan mga katropa, yung simple process ng ating pagko-compression test step by step. Nakita nyo naman kanina, pinakita ko kung ano yung mga gagawin. So yun yung process ng pagko-compression test mga katropa. Uulitin ko lang, make sure natin malakas yung battery, 12 volt to 13 volt, tapos i-cut off natin yung fuel pump para wala siya supply ng gasolina, hindi siya mag-start mga katropa. So sa ano, relay, hugutin nyo lang yung relay. So yun, tapos siyempre tatanggalin natin yung spark plug, yung coil, bago natin i-process yung ating compression procedure. So ayan mga katropa, sana nakatulong sa inyo kahit paano yung aking demonstration about sa kung paano natin i-compression test yung ating makina. So ayan mga katropa. So, siyempre mga katropa, pagkatapos natin kinompression test, siyempre, ibabalik natin yung ating mga tinanggal. Kasi maghihintay pa ng decision mga katropa, kaya ibalik muna natin yung ating mga pinagtatanggal dito. Pag ibalik yan, itutusok mo lang ganyan mga katropa. Itutin mo lang ganyan, papakapitin mo lang din yung spark plug muna sa thread. Ayan. Kasi medyo malalim.
So yeah, tingnan lang. Sabi may problema na sa bulb yan. Pagka mga ganyan nakatropa. Issue nito low power mga katropa. Kaya pala bagsak yung number 2 cylinder. May singaw. Maghihintay tayo ng decision kung ano maging decision ng Pidgeot mga katropa, kung papalitan ba nila ng buong makina o papa-overhaul nila. So yan, ngayon ibabalik ko na yung fuse mga katropa. Makatropa, clear na tayo. So ayan mga katropa, sana nakakuha kayo ng konting idea sa demo ko kung paano tayo mag compression test sa ating makina. Simpleng simple lang naman yan mga katropa, kaya kayang kaya nyo, lalong lalo na meron kayong gauge tools yan na pag compression test. Ayan mga katropa, sana nakakuha kayo ng idea sa pag-compression test kung paano gagawin mga katropa. So ayan, bago ang lahat, maraming salamat nga para sa subscriber, viewers at YouTubers. Ayan, maraming salamat sa inyo mga katropa. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video mga katropa. So hanggang sa muli, stay safe, stay tuned, God bless. Bye! Thank you for watching mga katropa! See you in my next video!